Ito ang magiging kwarto mo. Tanay ni Eric na makarating kami sa kondo niya. Magbihis ka, mamimili tayo. Nakangiting Aneya. Hindi na niya hinintay na sumagot ako, sa halip ay masiglang namulsa ito bago isara ang pinto. Anong meron sa kanya? Inikot ko ang mata ko sa kabuuan ng kwarto. Pakiramdam ko ay isa na akong prinsesa. Nakakatuwa ang mga pink na kortina na may mga pink din na ruffles. Ang higaan ko ay matatawag ng kama at paniguradong maninibago ang katawan ko dahil kawayan at banig ang nakasanayan ko. Lumapit ako sa bintana at hinawi ang kortinang nakadesenyo roon. Bahagya pa akong nasilaw sa taglay na liwanag ng araw. Nang masanay ang mata ko ay napangiti ako sa napakagandang hardin na naroon. Bagay na ngayon ko lamang napansin. Napatingin ako sa pinto. Baby, are you done? Kaagad akong pinangunahan ng hiya. Boses pa lamang ni Eric ang naririnig ko ay ganito na kaagad ang reaksyon ko. Ano daw? Baby? Hala, sinagot ko na ba siya? I'm waiting. Pagkaman naghihintay ay nanatiling malambing ang boses niya. Diyos ko, nasisiraan na yata ako. Ano bang malambing ang sinasabi ko? Buksan mo yung closet dyan. Mula ngayon ay iyan na ang magiging mga damit mo. Aniya pa kahit nasa labas pa rin siya. Nilingon ko ang sky blue na aparador tsaka ito binuksan. Nakakamangha dahil naging apat na hati iyon. Double door yata ito kung tawagin. Ang isang pinto ay nahati sa dalawa na may mga nakasalansa na damit at bag. Sa kabila naman ay mga sapatos at ilang alahas. Dior, Louis Vuitton, Chanel, Alora, Hermes at marami pa na hindi ko kilalang mga brand. Ngunit tiyak na matataas na uri o kilala sa buong mundo. Napailing ako tsaka ako kinuha ang itim na jacket na may hood sa bag ko at iyon ang isinuot. Oh, ba't yan ang suot mo? Nakang-ani ni Eric paglabas ko ng kwarto. Pasensya na, pakiramdam ko kasi ay hindi nararapat sa akin ang mga matataas na uri ng brand na iyon. Nagbaba ako ng tingin. Iginiya ni Eric ang ibaba ng mukha ko para magtama ang paningin namin. Sa lahat ng brand, nasisiguro kong ikaw ang walang kapantay. Ang pagiging simple mo ang nagpapa-espesyal ng feelings ko, baby. Nakangiting Aniya dahilan para pilit kong ibaba ang paningin ko dahil sa hiya. Kapag nagbablush ka ay kinikilig ako. Umugong ang malakas na tawa niya matapos ay isinalikop niya ang bawat daliri sa kamay ko. Let's go. Anyaya niya pa. Kung maaga mo lamang ako pinansin, baka maaga din akong nag-asawa. Maya-maya ay Aniya na makarating kami sa mall. Bit-bit ang basket na walang laman. Bakit naman? Tanong ko. Siyempre, noon pa man kasi ay nabihag mo na ang puso ko. Banat na naman niya habang nakangisi. Kailan mo ako sasagutin? Napangiwi ako sa tanong niya. Ano? Naiilang na tanong ko pero tumawa na naman siya. Biro lang. Kahit kasi sagutin mo ko ay araw-araw pa rin kitang liligawan. Kinuha niya ang kamay ko at iginiya palapit sa mga prutas. Kailangan mo maging malusog, baka mapagalitan ako ng father-in-law ko. Saan kaya nanggagaling ang mga pinagsasabi niya? Ako na lang talaga ang nahihiya para sa kanya. Eric, mula sa likod namin ay may pamilyar na boses. Binawi ko ang kamay ko at mabilis na humakbang palayo. Tumungo ako sa gilid ng stante para doon magtago. Sino yun? Si Chloe? Hanggang sa mall ay talagang nagtatagpo ang landas nila. Ha? Sino? Nauutal na tugon ni Eric. Yung babae na ka-holding hands mo. Anito pa tsaka naglakad palapit sa direksyon ko kaya kinailangan ko pang tumakbo para muling makapagtago. Nakahinga ako ng maluwag nang marating ko ang kanto ng stante. Hinila ni Eric ang kamay nito pabalik para hindi na muling humakbang. Nagdulot iyon sa akin ng kaunting kirot. Kaunti lang talaga, promise. Kung ano man ang nakita mo, wala ka nang pakialam doon. Nakakunot ang noo ni Eric habang kausap si Chloe. So, my girlfriend ka na? Tell me. Nilapit nito lalo ang mukha niya kay Eric kaya nagmadali akong tumalikod at sumandal sa stante. Nailagay ko pa ang dalawang kamay ko sa dibdib dahil sa kakaibang pakiramdam.
Selos ba yun? Napakurap-kurap na lamang ako nang may humablot ng kamay ko. Likod ni Eric ang nasa harap ko at kasalukuyang iginigiya ako sa daan. Huwag mong bibitawan ang kamay ko nang hindi ko sinasabi. Batid ang pagkairita sa boses niya. Ano kasi, baka malaman ni Chloe. Gusto kong malaman niya talaga na ikaw ang gusto ko. Pakiramdam ko ay bumaon sa puso ko ang sinabi niya. Nakagat ko ng bahagya ang labi ko dahil sa namumuong kilig sa dibdib ko. Ano daw? Ako ang gusto niya? Nang umagang iyon ay maaga akong gumising. Ginampanan ko ang trabaho ko, nagluto ako ng almusal para kay Eric. Matapos kong ihain iyon sa mesa ay tumungo ako sa kwarto niya. Nakadapa ito sa puti niyang unan habang walang saplot ang itaas na bahagi ng katawan niya at nakapajama naman ang ibaba. Ano, Eric? Tawag ko sa kanya. Sinubukan ko pang tapikin ang binti niya para magising. Eric, pero hindi pa rin siya gumalaw. Nahihiya akong hinawakan ang balikat niya. Naalangan pa ako na maglapat ang kamay ko sa maputing balat ng balikat niya. Nakahanda na ang breakfast. Hindi ko natapos iyon nang hulihin niya ang kamay ko tsaka pursahan niya akong hinila pahiga sa kama. Masyadong mabilis ang pangyayari. Basta alam ko lang ay napakalapit na mukha niya sa mukha ko. Pagigising niya lang pero mabango pa rin ang hininga niya. How's the view? Nakangising aniya. Siguro ay napansin niya ang matagal na pagtitig ko sa kanya. Don't worry, lahat ng nasa harap mo ay sa iyo, pati ito. Inilapit niya ang kamay ko sa dibdib niya. Nakakandado na ang puso ko at tanging sayo. Banat niya na naman. By the way, good morning baby. Mabilis niyang dinampian ng halik ang labi ko, bagay na nagpatigil maging sa paghinga ko. Nakalabas na si Eric ng kwarto bago pa ako makabalik sa realidad. Mabilis akong bumagon, tsaka tarantang lumabas ng kwarto. Ikinulong ko ang sarili ko sa kwarto ko, tsaka iyon nilock ang pinto. Nakagat ko ang kuko ko habang nakasandal ako sa pinto. Kami na ba? Tanong ko sa sarili ko. Naalala ko tuloy ang halik niya kanina lang, nang mahawakan ko ang labi ko. Napapadalas yatang ginagawa niyang ganito sa akin. Tiyak na mapapatay ako ng itay kapag nalaman niya hinalikan ako ni Eric. Baby, I gotta go. Hala, baby daw? Kami na ba? Hindi tayo pwedeng magsabay pumasok, mauna na ako. Aniya pa sa labas. Hala, anong oras na ba? Patakbo akong tumalon sa kama ko para kunin ang phone ko. Naku, malilate na ako. Nagmadali akong igayak ang sarili ko, pero sa huli ay late pa rin ako. Miss Reyes, malayo pa ang bahay mo at halos kalahating oras na ang late mo? Nang gagalaiting saad ng guro. Nagbaba ako ng tingin tsaka naupo sa tabi ni Liza. Ano ba kasing nangyari at sobrang late ka na? Bulong na tanong sa akin nito. Matraffic kasi, mas late na ako nakapag-asikaso. Mangangatwiran ko habang nakatanaw sa kanya. Pero lumusot ang paningin ko sa likod ni Liza kung saan naroon si Eric na nakatunghay sa akin habang nakangiti. Iniwas ko ang mata ko bago pa kami ang maging laman ng bulungan. Late na kasi nakapagturo si Miss kasi may announcement si Dean kanina. Bukas ay magkakaroon ng night camp. Kasabay din na gaganapin ang sport fest. Night camp? Pag-uulit ko. Oo, naatasan ang mga junior na gumawa ng booth. Food and beverage ang team. Kinuha ka pang ang server eh. Ano? Halos maisigaw ko. May problema ba? Kadarating mo lamang ay sigaw ka na ng sigaw. Galit na anang guro na naman. Inipit ko ang labi ko dahil sa hiya. Miss, nagtaas ng kamay si Eric, kaya bumalik ang guro sa kanya. Kung hindi ka titigil kakasermon ay ipaaalis ko kay Dean ang anak mo bilang scholar. Total naman ay palaging F ang nakukuha niya every time na may quiz sa other subject. Walang interest na ani ni Eric. Sige, magle-lecture na ako. Nauutal na saad ng guro. Nakakahiyaman ngunit nagpapasalamat pa rin ako kay Eric dahil mabilis na tumalikod paharap sa pisara ang guro namin at nagpatuloy sa pagsulat. Okay ka lang? Si Eric, nauna man kaming lumabas ni Liza ay nakahabol pa rin siya. Tumakas ang kilay ni Liza. Sabihin nyo nga, ano ba talaga ang status nyo?
Aniya pa bago kami lumiko papunta sa cafeteria. Ano? Nasabi ko. Bakit ba palagi nag-iislo ang utak mo pag si Eric ang usapan? Bakas ang panunuksong ani ni Liza. Ano? Hindi makapaniwalang saad ko. O, tignan mo? Lalo siyang tumawa nang makita ang reaksyon ko. Huwag kang mag-alala dahil ganyan din si Eric. Ngayon bumaling naman siya kay Eric. Mali ka. Seryosong ani ni Eric. Magkaiba kami. Nauutal siya at kadalasang nahihiya kapag tinutukso. Samantalang kaya kong aminin ang damdamin ko para sa kanya. Dito mismo sa harap mo. Mataas ang kumpiyansang ari ni Eric tsaka na Mosa at naunang pumasok sa cafeteria. Hala, alam na ba ni Liza? Malakas talaga ang tama nun sa'yo. Iiling-iling na saad ni Liza. Sa dami ng aktibidad na tinapos namin kahapon dahil sa night camp, na ngayon idadaos ay halos tanghali na akong nagising kumpara kahapon. Lumabas ako ng kwarto ko at tumungo sa kusina. Pero inabutan ko ang isang bouquet ng rosas na puti. Naroon din ang breakfast na masasabi kong nakikita ko lamang noon sa TV. Batid kong isang prito lamang ito ng sunny side up na itlog. Pero dahil sa ilang dahon na nakaresenyo roon ay nagmisturang magharbong pagkain tuloy ito. Kinuha ko ang maliit na papel na naroon. I just wanna start your day with your genuine smile. So keep it until I see you at the court, baby. Be my source of strength and happiness. I love you. Your prince, Eric. Naipit ko ang labi ko dahil sa sulat na iyon. Inaamin ko na kinikilig na talaga ako sa kanya. Bakit ba kasi ngayon ko lamang siya napansin? Magana kong kinain ang almusal na hinain niya para sa akin. Inilagay ko din ang mga rosas sa base na naroon sa kwarto ko bago ako umalis. Nakangiti kong sinalubong ang mga klase ko. Need help? Tanong ni Paolo sa backpack na bitbit ko. Naku, kaya ko na. Nasabi ko, feeling ko ay kailangan ko ng layuan si Paolo dahil kay Eric. Mabuti na lamang at hindi siya nagpumilit. Ganun ba? Sige, una na ako. Kung may time ay pasyalan mo ako sa court. Nakangiting aniya tsaka naglakad palayo. Dumiretso ako sa field at hinanap ang pwesto ng mga junior student. Christine! Tawag pansin sa akin ni Liza na nasa tent at kumakaway sa akin. Nakangiti akong lumapit sa kanya. Dito ang pwesto natin. Aniya pa. Nakakahiya naman sa'yo. Uy, mamahalin yung tent niyo ah. Bati ng isa naming kaklase. Ba't ganun sa inyo lang ang naiiba tsaka yun? Turo niya sa isa pang tent na parehong pareho ng samin. Oo nga, ba't sa amin lang ang iba? Si Eric yata ang may-ari niyan. Dapat yata kaibiganin ko na din si Eric, bro. Tent pa lang, yayamanin na. Anang isa pa tsaka inakbayan ang kaibigan palayo sa amin. Si Eric? Bakit si Eric? Dalawa lang kayo dyan? Ani ni Chloe na kalalapit lang. Baka naman pwede dyan na lang din ako. Naku, gustuhin ko man kaso tsak na magagalit si Eric. Nanlaki ang mata ko sa sinabi ni Liza. Ano pong sinasabi niya? Itong tent namin ay inireserba niya. Or should I say, binili niya para sa amin lang talaga ni Christine. Mahigpit niyang ipinagbabawal ang pagpapatuloy ng iba. Mahabang paliwanag ni Liza. Ganun ka talaga kahalaga sa kanya? Naroon ang pait sa bawat linyang binitawan niya. Nakakalungkot lang dahil may girlfriend na siya. Sa huli ay ngumisi siya tsaka kikembot-kembot na naglakad palayo. Nakakapanghinayang dahil akala ko ay isa siya sa magiging kaibigan ko. Naku, huwag ka nang magmukmuk dyan. Mabuti pa, ipasok mo na sa loob ang gamit mo. Dahil binilinan ako ni Eric na manood ng laro niya, lalo at si Paolo pa ang makakalaban niya. Ano? Gulat na tanong ko. Huwag ka nang umano-ano pa dyan. Bilisan na natin. Tarantang aniya pa tsaka hinigit ang kamay ko palabas. Naghihiyawan pa rin ang lahat ng estudyante nang marating namin ang soccer field. Naroon si Paolo suot ang uniforming pula kung saan nakatatak ang Almighty Senior. Nakangiti ito habang nagkikislapan ang mga ngipin sa harap katabi niya ang mga klase kabilang si Gio na masamang nakatanaw sa akin. Tipid ng ngiti labang ang isinukli ko tsaka ako ibinaling ang paningin ko sa lalaki na kapamaywang at nakaharap sa akin.
May suot siyang puting tela sa noo niya, dahilan para bahagyang umaangat ang buhok na bagsak sa harap niya. Medyo basa ng pawis ang parte ng dibdib ng asul na jersey niya kung saan naroon ang tatak na junior legend. Itinaas niya ang isang kamay niya para mag-wave sa akin habang nakangiti. Sobrang gwapo niya kahit na basang-basa ng pawis ang buong katawan niya. "Go Eric! Go Eric! Go Eric! My baby! Baby crush!" Kantahan ng mga babae na narito sa tabi namin. Naglakad si Eric para humingi ng break. Pumunta siya sa bench kung saan nakaupo ang teammates niya. Kinuha niya ang tumbler niya tsaka yung bimpo na puti at muling naglakad palapit sa amin ni Liza. "Here." Iniabot niya iyon sa akin. "Ano yan?" Kabarong tanong ko dahil lahat ng pares ng mga mata ay nasa amin. "Pag napagod ako ay lalapit ako sa iyo para magpapunas ng pawis." Birong aniya tsaka tumawa kahit nakagat po ang labi ko. Kinikilig yata ako. "Shit, ang gwapo niya." "True sis, ang swerte ng girl." Bulungan ng crowd. "Paano, balik na ako sa field." Paalam niya tsaka lumapit sa tenga ko. "I love you baby." Bulong pa niya kaya nagmistulang estatwa na naman ako dahil sa magkahalong kilig at kaba. Feeling ko talaga ay mababaliw ako ng maaga kapag gagawin niya ito ng madalas. Tsaka tatawa-tawang bumalik sa field.